I-assemble ay yung stereo microscope o tawag din dito ay low power microscope. Okay? So ito po ang ating model na isa, HM003T ang ating pong model. At ito po ay tawag dito trinocular stereo microscope. Trinocular low power stereo microscope. Una, ay nais natin i-symbol muna. In-unbox na po natin. Ito po lahat ng mga accessories niya. So, ito po yung holder niya. Okay. Nakita niyo sa likod. No? Ito, nakaharap. Ito pong sa likod ay ang atin pong lock. At meron po tayong lock screw, no? Ayan. Sa likod nito, makikita nyo. Mayroon po siya ditong lagayan. Ayan. Yun. Pag napansipan nyo na, higpitan lang po, no? Ayan. Straight na may higpit siya na hindi siya mag-release pa ilalim. Okay? Ang sunod natin, yung ating holder, no? Head holder. Okay. Sa unit, may kasama na po itong Allen screw. Oho, panghigpit. At narito din ang kanyang bolt. Oho, screw. So dito, napapansin nyo, ay meron pong siyang guide sa gitna. Guide. No? So ipapasok nyo lang dito yung bolt. To. Ipapasok dito. At ito may dalawang butas. No? Oho, kahit saan dyan po pwede, either sa ilalim o sa taas, pero ilagay natin dito sa taas kasi para po meron tayong enough space pagdating sa specimen, depende sa specimen na gagamitin natin kung malalaki, so kailangan ng ang working distance ay medyo mataas ang clearance, no? So higpitan natin muna to, ha. Higpit natin, tama lang, hindi masyadong maluwag at hindi rin masyadong masigpit. Kapag ma-feel natin na kumapit na siya, yun. So, okay pa ba natin yan? So, no? Sunod natin ilagay yung ating ilaw, LED. LED lights po ito. No? Meron siya jack dito. Ang jack niya nito, parang earphone jack. At meron po dito sa taas, nakakover siya ng guma. Dito, ipasok natin dito. Dito ang light source niya, ang power source niya. At kung mapansin nyo, mayroon pong butas sa kabilaan. Dito naman po iyon, ikakabit sa dalawang rod na ito. I-loss muna natin konti. Yan. Yan. Saka natin higpitan sa kabilaan. Yan. Ito siya ay... Once mahigpit, huwag masyado tama lang ang higpit nito kasi para ma-adjust natin sa anytime kung saan po nakabato ang atin pong mga specimen sample. Okay? So ito na po ang initial na setup niya. Kasunod natin ilagay yung ating trinocular head. Ano? Ito po ang ating stereo o low power head. Papansin nyo, mayroon po yung takip sa ilalim. May takip po yung silalim yan. So, itatanggalin po natin ito. Ayan. Saka ilalagay po dito sa ating holder. Situet na nakalapat na maigi. Pwede nyo magalaw-galaw punti. Ikot-ikot. Tapos, ilock nyo ito. No? Ilock nyo ito. Tama lang ang lock. Hindi masyado mahigpit. Yan. Pag inyo ikot na medyo hindi na siya magalaw, so okay na 'yon. Yan. Tapos yung ating mga eyepiece, no? May mga takip, tanggalin lang natin mga cover. Ang ating pong eyepiece ay meron pong dalawang set, no? Yung 10X. Ito natin, ano?
10x. Oh, WF wide field 10x by 20. Dalawa po itong pares. Ayan. Ito naman, optional po ito. Itong 20 by 10. 20 times ito, ibig sabihin ay magdo-double magnification siya kung gagamit ko tayo ng 20 times. Kaya lang, ang basic po lagi natin, itong 10x. Okay? Ngayon, ay once nalagay na natin ang eyepiece po natin, ito tawag dito diopter. Naikot po ito dalawang kabilaan. No? Ang diopter, ang function po nito, once may mga eyesight kasi na hindi po pantay yung ang ating grado ng mata, ay pwede po natin siya i-adjust na makita na natin po ang focus. So ito po ang function ng diopter, kabilaan, no? Ang ating eyepiece ay meron pong parang eyeglass na logo. Ibig sabihin, kahit nakasalamin ka, ay pwede mo gamit, may asilipin o titingnan na nakasalamin po kayo. Trinocular port ito, no? Kasi itong ating stereoscope ay may trinocular. So tanggalin natin ito. Ang tapit niya sa taas. At ito ang kanyang trinocular adapter. So, parang same mount ito, no? Ito ay may dual function po ito, mamaya i-explain po natin ang dalawang klaseng C-mount ito na nakadugtong. Pwede ito sa mamaya na ito lang ang gagamitin natin, depende po sa klase ng camera. Since ang package po nito ay eyepiece camera o USB eyepiece camera, gagamit po tayo nitong isa pa. So ngayon ipapasok muna natin muna dito at saka itikrib. Ito. Yan. Pag nahigpit na, ito pag gumagamit tayo ng mga kamera na may mga thread ay ito huwag mong tanggalin. No? Ito kasi itong camera na ito, optional po ito, hindi kasama sa package kasi medyo may kamahalan ng camera na ito. Pwede siya na idiretso na lang ito kasi ready na siya for mounting, no? Ayan. I-mount na lang natin, may thread ko 'yan. No. Ayan. Since ito ay hindi kasama sa package, ang kasama natin dito sa package ay yung USB eye camera. Ipakita natin sa inyo. Ito yun, no? Ito pong kasama sa package natin. This is 2 megapixel camera, no? Top tick. Ito pa rin ay top cam. Ito pa rin ay top cam, pero ibang version po ito. Ang package nito ay ganito. Yan. Pag bumili kayo ng trinocular port o trinocular stereo microscope, ay kasama itong package na ito. Oh, so since ito ay eyepiece camera, bakit tinatawag ito eyepiece camera? Kasi po pwede siya dito. Oh, may ibang video tayo nito na pinapakita na kung paano gamitin ito pag ang ating microscope na binili ay hindi po trinocular version, nilalagay siya dito at gagamit lamang ng adapter. So this time, kasi ito ay mayroong trinocular port, tanggalin natin itong isang C-mount niya at dito na lang natin siya ilagay. Yan. Okay. Dito sa camera natin, may kasama po siyang kanyang installer, CD at isang USB cord. Ito ang mga basic
nakasama sa ating camera. Yan. Dito naman ilagay natin. Okay. So, okay. Ito po ang proper installation ng ating camera, USB-i camera. May lock din ito dito sa likod. May rod na lang. Mapansin nyo ito. Yan. Yan. Ilock natin siya para hindi siya gagalaw. And okay. So ngayon, try po natin itong i-power up. Okay. Push na po i-power, lagyan na po ng power supply ng ating pong microscope. Pansinin nyo dito sa likod ay narito po to 20 volts. Now 2 volts ito. Pwede sa 110, sa 220. Pero since tayo po dito ay gumagamit ng 220 volts. Sa likod na. Okay. Dito sa ating base ng microscope, may dalawa pong plates na kasama. Ito purong parang wood at saka itong salamin. Uh-huh. Sa mga electronics, quality control, no? Ay gumagamit sila nito. Ito ay white. Mayroon pong papel dito. Tinatanggal itong papel na ito. Binabalatan. At saka isa ay black. Pag hindi sila gumagamit ng reflected light mula sa base. So, pero madalas dahil sa mga laboratory ay kung gumagamit ng mga petri dish ay gumagamit sila ng glass. So, dito lang ilagay. Okay. Try natin i-power on. Sa gilid dito, nandito po yung power switch niya. Yan. May dalawang, kung nakita nyo, may dalawang intensity volume po dito. Sa ilalim, pwede natin siya i-off. No? Yan, mapapansin nyo. Off. At sa taas naman na ilaw, sa kabila, no? Sa unahan. Yan. Pareho natin pagsabayin kung gusto natin, no? Depende sa application nyo. Yan. O, i-disable yung sa ilalim. Sa taas ang ating pag-anin na ilaw. Yun. Okay. So, ito ay ready for operation na po tayo. So, bago ako makalimot, mayroon pa tayo yung tinatawag na stage clip. Ang stage clip po natin, pwede siya, ikon mo lang ito, ipo-push sa mga butas. Yan, papasok ko sa butas. Yan, ipo-push lang po natin. Yan. So, dito yun na siya. Nwari, wala tayong ibang sample natin. Nwari, meron po tayong ito, titignan natin. No? Ano pang maganda na titignan natin? Ito. Nwari, ito. Yan. Dito, ay pwede na po natin ngayon silipin. Ang magamit nito ay kailangan natin magsimula sa pinakamababang objective. Kasi tinatawag dito stereo zoom microscope. Stereo zoom microscope, continuous zoom magnification, no? Kasi habang pinipihit ito, palaki na palaki ang zoom o zoom in zoom out po ito, no? Pag hindi natin makita, hindi natin ma-view, hindi natin ma-focus, maaari po masyadong mataas yung ating pagkalagay. Pihiti lang natin sa ilalim ang kamay na sa dito po sa ating head at i-release natin konti bagyang sa likod na lock upang magkaroon po ng pagbabago sa ating distance. So dito, mafocus ko na. Ngayon, titingnan natin ngayon kung paano naman natin ito i-operate papunta sa ating laptop. Ang ating software ay naka-installed na dito sa ating laptop. Makikita nyo kayo, pag na-install nyo na, makikita nyo yung top view na icon, i-click nyo lang yan. At ang ating camera, no? Ikabit natin yung ating USB cord. Yeah.
At i-click lang natin ito. Kung mapansin nyo dito, ito po, depende po sa model ng camera, yan yung mouse pointer natin, i-click nyo yan. Yan, para po mag activate ang ating camera. Dito sa unit, makikita mo black doon, kailangan nyo ito hilain. Yan, hilain itong rod na ito. Hila, push, and pull lang. Yan. Para po ang light source ay pupunta dito sa ating trinocular port. So, ang isang mata nito ay wala na pong ilaw. Pero ang isa ay masisilip nyo pa rin dito ang isa. Ngayon, ipofocus po natin. Ano? Ipofocus po natin. So, kailangan pa ng in-ups. Okay. So ngayon, try natin ngayon gagamitin yung ating software. So naka-install na at naka-open na po yung ating software. Ito po, pag na-install po natin ito, no? Kung wala tayong CD-ROM, pwede natin i-extract. Pwede ma-download, ipapa-download sa website natin yung ating software. Or sa mga pwede naman natin i-extract ito sa may mga CD-ROM. Tapos kung wala pong CD-ROM, reader ang ating mga laptop. Kasi ito naka-CD po, no? So ngayon ay gagamit po tayo ng board, IC board, no? Kasi ito ay low power microscope. Pwede po dito sa mga live specimen, mga petri dish natin. Kasi itong stereoscope, ang dami ito use, no? Hindi lang ito sa iba't ibang field na kung saan ay pwede po sa fishery, sa dissecting, quality control, at iba-iba pa. So ito, so using eyepiece dito, ito po ang ating camera, no? Ito po ang camera, top view, no? Minsan, kung tingin mapapansin nyo, mataas po yung working distance to, depende sa camera na gagamitin natin. Kasi itong ating top tick na eye camera ay naka-zoom na siya, may sariling siya ang zoom, magnification, kaya is ay maaari po na sa times 2 po, no? Na more or less times 2 na po ang magnification nito, tsaka yung working distance niya ay mas mataas. Unlike kung gagamit tayo ng isang camera nito, ay medyo mababa naman ang kanyang field of view, working distance. Kasi mas mataas ang pixel po nito compared dito sa isang camera natin. Pero dito, ay hindi po sync ang kanyang image. Kumbaga, naka-focus siya dito sa camera, po dito sa eyepiece natin, ay medyo blurred konti, so magkaibang focus. Itong camera na ito, ito naman gagamitin natin, ay pwede siya na ma-sync kasi may adjustment po ito na kung ano ang focus doon sa ating computer, ay ganoon din ang focus dito sa eyepiece. Pwede siya mag-sync. Oo. Kaya lang, magkaibang ang package po natin nakasama dito kasi ito ay binibili na separate sa ating unit at medyo may kamahalan konti ito sa ating nakapackage na camera. Okay? So, mapansin nyo ay nakafocus na. So, pwede po natin siyang iso-zoom out pa. No? Abang tinataasan ng magnification, gumagamit tayo ngayon hanggang nasa 2 na. So, tingnan natin habang lumalaki yung ating ginagamit na magnification ay lalong yun, no? Ngayon. Okay. So, nasa times 1 zoom. Taas natin yung konti, no? Nababa natin yung konti. Yan. Yun. Okay. So, basta pagkuhan kayo, medyo hindi nyo makita, may blurred, dito ito lang adjustin nyo sa likod. Ito, sa likod dito. No? Sa likod, nandito po. No? Kaya ito ay naka-pole stand, ibig sabihin pole. Kasi meron siyang pole. At adjustable po ang working distance natin, depende po sa ating specimen plus camera. Okay?
Susunod ay try po natin yung ating isang camera. Ito. Itong 3 megapixel top tick na to. At iba naman to ang technology at CMOS po nito. Okay? So, atin po i-disconnect muna ito. Isang camera natin. At gagamitin po natin ang ating 3 megapixel na camera. Kanina, ito kasama sa package kasi ito yung C-mount niya. May thread po ito. Pwede natin ilagyan dito ang thread. No? Yan. Or, mayroon din itong kasama ang camera natin ito na isang may kasama siya nitong reduction lens. Pwede rin tayo gumamit itong reduction lens na yan dito. No? At pwede rin na wala ito, no? Ito naman yung kasama niya. Yan. Ito. Po dahilan na hindi na natin kailangan itong C-mount na ito, itong reduction lens niya, ito na lang ang gamitin natin. So sa pag-purchase yun ito, ay kung gusto nyo mag-upgrade ng ganitong camera, kontakin nyo lang ang inyong mga dealer na pinagbilhan, ano? Okay. So, ikabit na natin ang ating power cord. Ayan. Punta dito sa ating computer. Okay. So, ito magbabago pong working distance. Kasi itong camera na ito ay nakasync na kung ano pong focus eyepiece, yun din ang focus dito sa camera. So, try muna natin mag-focus dito ang ating dito tayo mag-focus muna sa ating eye camera, no? Ulit, hilaan natin itong rod nito. Yun, pag nakansin nyo ay meron na doon, no? So, kunting tingnan natin muna, i-focus muna natin konti. Okay, pag hindi nyo makuha ang focus, mag-adjust kayo dito. Kung sumagad na dito yung ating course, ay atin na pong yan. Dito sa software natin, sa 35%, pwede natin gawing 100% para lumaki o 75%. Yan. Okay. Naka-focus na dyan, pagdating dito, ay medyo blurred kunti. Kung mapansin nyo ito sa ating diopter na in-explain ko kanina, pwede nyo ito ma-adjust. Na kunwari, ito dun sa ating screen ay medyo blurred. Ay focus yung muna doon para yung ma-sync at mag-calibrate po ang focus. Pag na-focus na doon, balik kayo dito sa eyepiece nyo at kung titingnan nyo kung out of focus, dito na kayo mag-adjust ang adapter niya. Ito na-adjust, no? Hanggang makuha nyo ang tamang focus. Okay. Ngayon, nakasync na, clear na dito, nakafocus na, at clear na rin doon. No? Ayan. So, sa mga quality control, sa mga cellphone repair, IC, sa ibang mga electronics, ito rin ang ginagamit. Sa medical, sa mga nag-hair transplant, ito yung ginagamit sa dissecting, insectomology, ginagamit dito yung stereoscope, ginagamit din ito sa mga fossilized rocks, no? Tulad nito, mga fossilized rocks, at kung ano-ano pang mga specimen, mga collectors, ginagamit ito sa jewelry, no? Jewelry, at marami pang failed, mga na pwede natin paggamitan, at ginagamit din ito sa mga geology, sa mga nag-aaral sa mga stones, sa gems, at mga exploration company, maliban doon sa kanilang ginagamit na polarizing microscope, ay gumagamit sila ng stereo microscope.
sa pag-identify ng mga gems, fossils, at iba-iba pa, no? So dito, pagdating sa software, so focus tayo sa software, ay yung snap, ito, iwan ko kung makita sa camera natin, no? Pero may snap po dyan. Ang snap, ay pwede nyong i-click, yan, pag-snap, digital image na po yun. Yun. Ito na siya, oh. Double-click nyo, at i-save lang dito sa desktop. Naka-JPEG ang extension name. Pero maraming extension name dyan, pero usually ginagamit natin ng JPEG. Save. Yan. Tingnan natin, nandito na sa ating desktop, no? Open lang natin siya. Yung digital image. Wow, tingnan nyo. Ano ka crispy at kalinaw po yun, no? Ating camera. At saka yung ating microscope sa pag-capture nyan. So, tingnan nyo, mamaliliit po yung mga IC na yan. So, na-magnify niya na ganun kalaki. Gumagamit pa lang tayo ngayon ng 0.7. O, wala pa sa 1. Wala pa sa 10 times. So, 0.7 pa lang. So, pag ginamit naman tayo dito ng video, nari, ay mga live specimen yung nagamit natin, mga water sample po natin, itong record, pag ninyo-click yung record, may MP4, MW, V, AVI na extension, kahit sa dyan, wala yung problema, madalas MP4 ang ginagamit natin, next nyo lang, next, yan, pwede po may limit, or, nasa user po yung time limit na gusto niya. Pag finish, automatic mag-record ito. Nakapula na. So, pwede na po natin paglaruan. So, explore. No? I-explore yung ating specimen niya. Okay. If you decide na tama na yun, stop mo, click mo lang ulit yung record, so mag-stop na siya. No? At gusto natin tingnan, automatic na siya, mag-save po dito sa desktop natin. Ayun. So, yun ang kaninang ni-record natin, no? Na video. Ayan. So ganito po ang kabuhan ng ating installation using stereo microscope, stereo trinocular microscope professional version. Ito, marami tayong version ng stereo microscope. Mayroon po bang student, pero ito ay nasa kategory po ng high power, sa stereo professional version. Ito po ay halos 3D, ibig sabihin, kung makikita po natin, kahit nakaslanting ating specimen, is i-tilt mo siya na ganyan, ay makikita pa rin natin yung focus po, no? Ay din nakaslope po siya, kahit hindi po pantay, ay makikita pa rin natin siya nakafocus po ang bahagi po ng ating specimen. Okay? So may mga katanungan, ay pwede kayong mag-email o i-contact nyo lang ang inyong mga dealer at mga seller upang ma-guide kayo sa mga technical problems, makatanungan kayo kung paano po mag-operate, mag-assemble ng ating stereo trinocular microscope. Salamat po